para gaugiyon ka na kan. Kang pag-abot mo, kasubot ko na anod, nabalay ang mga handin ko, ikaw kasanag sa dilim.
Good day mga ka-native. This is the Philippine Native Chicken Web TV broadcasting live dito po sa my room 201 second floor R&D building Barangay Road CPU Haro Iloilo City. We are also simulcast over 101.1 KSFM, the community-based FM station of Central Philippine University. The Philippine Native Chicken Web TV and the 101.1 KSFM is managed by the College of Agriculture, Resources, and Environmental Sciences, no? Dito po sa may Central Philippine University. This university is headed by our President, Dr. Chodoros Robles. Kasama na po yung aming chairman na board trustee, Attorney Bon Lobel Bidona. This is your host, Dr. Jaime C. Cavalis Jr. Bati po sa inyo ng magandang araw sa ayon makayong banda ng Pilipinas o di kaya sa labas ng bansa, sa ating mga OFW dyan, no? sa mga OFW na nandito na sa Pilipinas pero on quarantine. Magandang araw po sa inyong lahat. We are broadcasting in the new time slot, no, 12 to 1 p.m. We are trying it to be on the daily basis, kaya lang problema natin, no, because of the busy schedule that we have. Yung kung bakit na medyo staggered, no, po yung ating presentation, no, and then sa ngayon po, no, kaya lang sabi ko medyo busy kami, no, but we are now on the 50% of our activity when it comes to researches, no, on phytobiotics para po pantambal sa mga sakit na manok po ninyo. Yung ating technical, si Ma'am Dana Maristoy Gabasa, nandoon kasi sa may isolation building, no, together with the student, no, from the researcher, no, coming from the College of Art and Sciences. Yung kung bakit na medyo parte-parte yung activity namin because of this undertaking that we have, no, para po sa kaibubuti po ng ating industriya, no, sa Philippine Native Chicken. Sa ating mga tapakinig dyan, sa may 101.1 KERS FM, if you want to view us, no, on the live streaming that we have, no, you can, and then you have the Facebook account, no, kindly search for the Philippine Native Chicken. No, kung makikita po nyo yung logo namin, na magkapareho po sa logo ng Central Philippine University, kami po yon. As what we have promised, na yung mga findings namin po, ipalabas na namin, no, para at least makatulong po sa ating mga nag-alalaga po ng native chicken. Isa kasi sa pinaka-goal namin is that pwede bang ang mga sakit na manok natin, no, can be controlled or can be prevented using the different plant extracts, no, na makikita po sa ating paligid. At saka yung practicality kasi ng mga technology na yan. Sa ating mga viewers in the YouTube channel, no, pasensya po, this is the recorded program na pinapalabas natin on the YouTube, no, at around 8 p.m. po. No, ibig sabihin 12 sa Facebook at saka bandang las 8 po sa gabi, no, and our YouTube channel. This is one way and how we can expand our coverage, no, of sharing the information. Again, this is not a putting up a disclaimer at the end that there is no approved therapeutic effect. Again, these are the scientific studies that we did dito po sa my College of Agriculture, Resources, and Environmental Sciences. Kasama na po yung mga colleges namin dito, the College of Art and Sciences, College of Pharmacy, no, and College of Medical Laboratory Sciences.
itong kagandaan kasi sa CPU because of the multidisciplinary department that we have. No, mapabilis po yung mga activity namin, no, because of the different expertise, no, coming from the different department and colleges. And today po, we'll be discussing, patuloy po tayo because we discuss about the garlic last Monday. No, sa ngayon po, we prepare some presentations. At least you can have the idea. No, but before we proceed, no, on how garlic, no, can be used to cure these diseases, masabuti kung pasadahan muna natin na mga information para at least you really have, you can have the ideas, no. Ano ba talaga ang nature ng mga sakit na yan na sa tingin po ninyo makatulong po ang garlic. And again, this is based on the scientific findings that we have, no, on our laboratory station. No, so, ginigrit po natin dyan si Janjan Puro at yung si Miss Bibuso at saka si Gwen Bacaling. No, kasama ngayon ni Ma'am Dana Marie Stoy Cabasa dyan sa may isolation building conducting studies on the Mycoplasma gallisepticum. Isa kasi yan sa mga sakit na map natin na kung saan po are very prevalent, lalo na po pag maginaw yung paligid po natin. Satisfied that ngayon po, patuloy na patuloy sila dyan on how it will be possibly controlled, no, using the different plant extracts and the different processes po. Yung kung bakit nag-iisa muna tayo ngayon dito sa may studio natin because of that unavailability of Ma'am Dana. No, kasi kumpleto kasi ang papel ni Ma'am Dana, taga-marketing na namin, taga-mixing pa namin, lahat-lahat na po nandyan sa kanya. So, Wonder Woman of the Philippine Native Chicken. So, ang isa po palagi sa concern natin is that na on how really to reduce, no, the possible cost of production. No, is that improving the survival rate po ng manok natin. But ang isa pagtitingnan natin dyan is that na how we can improve the productivity, no, at the same time po meeting the requirement of the market. Isa kasi yan sa pinakamalaking consideration natin na kung saan po if you're looking to market your product, no, make sure to listen to your market. Otherwise, no, pag hindi po kayo nakikinig sa market nyo, eh anong gawin nyo sa manok nyo? No, and then beside pag niluko yung market po ninyo, what loses is that the integrity of your firm. That is why that marami kasi ang tatanong, you want us to produce organic native chicken, but you can provide us the input or maybe technologies on how to really prepare it to be chemically free, no? Para at least you can meet the demand, the quality demanded by the market. Isa kasi yan sa makita namin ng mga consideration po when conducted studies as early as 2002 and the follow-up studies conducted in 2010. No, parang gano'n kasi may continuity kasi activity namin dito. Ang una pa lang na natapos namin is in terms of your supplemental feeds na para talaga po native chicken. This is what they call a scientific basis na para dyan. Sa ngayon po, we are now dealing on the on how to prevent and control diseases using what they call the plant extracts. If you have the practices na ginagamit sa ngayon, yung tawag natin ito, mga concoctions nyo and other, no, please continue doing it. We are complementing with it. We are complementing with it. No, we are not discouraging you from na dapat i-kuan nyo, itag dito, itigil nyo yan. But please continue doing it if you found it beneficial po sa inyo mga daily activities. Ang sa amin kasi dito is that na we are doing these researches na kung saan po we are dealing on the large number or large scale production of native chicken. Yan kasi ang sa pinakadulo po nito. Considering the demand na kung saan about 238 million heads per year,
ano kaya ang buting gawin natin? Backyard scale of production by itself. Iba kasi ang objective niyan. That is why that at Central Philippine University, no, we are promoting what we call the commercial scale of production. But the question is that ano ba talaga ang mabuting gawin natin na to control diseases? So ngayong araw po, we'll be presenting this one. And siguro pag matapos itong presentation namin, no, we can process it into a PDF copy and we'll be posting that on the page para po naman you can download it, no, if you wanted, no, para po makatulong po sa inyo. This is the commitment of the Central Philippine University, no, para po sa ating mga pan-native dyan, no, saan man kayong bahagi ng mundo or kaya sa Pilipinas. I know that this technology that we generated here at Central Philippine University is also applicable in other tropical countries. No, tropical countries. It does not mean that this will only limit its group, no, under the Philippine condition, but as long as the country having similar conditions or on the tropics, no, this technology can be adapted. Tandaan po natin, no, that the ang bawang po, the garlic by itself, no, that is a well-known spice that can be found in every kitchen, na dito po sa atin. And that is not only in the Philippines but in some other countries, na the garlic can be found always in the kitchen as a part, no, of the ingredient of whatever food that we are preparing. Yung kung bakit that we decided that this is based on what we have observed then. No, when we are doing what they call the extension work, no, nang wala pang COVID, na kung saan po we introduces various plants, but the problem is that the availability in every household. So that is why that we conducted this study, no, to really make that whatever requirement po ng tao sa pag racer pala, no, sa pag control po ng sakit, no, can easily be found right under kitchen. And we opted also to develop the processes and how it will be processed na mas practical po sa inyo. Again, if you found this program informative, no, kindly share it, no, sa mga kakilala po ninyo dyan. Nasa tingin po ninyo makatulong po tayo. No, we'll be running only for 1 hour, no, as one way, no, na kung saan po we can divide our time also. No, so, limited ang time natin. So, make sure that if you know someone na makatulong po tayo, again, please share this program. Tandaan po natin that kahit po sa atin, for us human, health is wealth. Same also to chicken. What does it mean? Meaning that if the ailments experienced, no, by our flock, no, can be greatly reduced, no, meaning there is an add-on income for us. And beside, it will further reduce the production cost without affecting, no, without decreasing our bottom line or what they call the margin. Na isa kasi sa kita natin is that na given the situation that the survival rate, na ang manok po natin, kasi ang gusto po natin, we wanted to be on the pre-rinse condition. But you know that ang pre-rinse po, halos yung survival niyan. Na based on a study we conducted way back in 2010, na kung saan po the survival rate is as low as 40%, no, parang ganun. Ibig sabihin po, for every 100 chicks that you have, no, only 40% of that can reach the market. And one of the contributory here for the mortality is what we call the diseases. Ibig sabihin po, if the survival rate will be increased possibly by 50 or 60, meaning that 250 production cost, no, can be further reduced. Now can be further reduced and thereby increasing also our level of profit.
That is why that we noted what they call the health is wealth. That is same also for the chicken. So, sa kanito po, we'll be first tackling on one of the commonly diseases na one of the commonly pathogens pala that is bringing diseases among our chickens. That can be controlled, can be prevented by the garlic. Nandito yan kasi dito sa amin. We already have done several verification trials and studies pala. If this can really be controlled, comparing it the synthetic antibiotics na present in the market. So the first pathogens that we'll be discussing will be more on what they call the Staphylococcus. Staphylococcus. I know that marami po sa inyo dyan have really encountered this kind of infection. Kaya lang medyo hindi po natin identify. But hoping that this figure or the photos that you can view right now in front of you can help you to identify talaga ano ba talaga ang causal organism yan. Otherwise kasi if you keep on banking or buying certain medication, if you opted to use what you call the synthetic one without knowing talaga ano ba talaga ang sakit na yan and what are the causal organism of it, na baka mangyari dyan is that na parang tinatapon mo yung pera mo. So we also the green, the shady green, those are the source of our pictures that we'd like to acknowledge on this presentation kasi hindi kami nakakuha on the field. Wala kaming compilation dito. But we are thanking for the sources that you have posted on the web so that we can use it as an aid for our presentation. Actually, yung Staphylococcus ang pinakabilis dyan is that for example, for us human, you have the pimples. Ang pimples na yan, ang isa kasi sa mga causal organism yan is the Staphylococcus epidermis. Marami kasi ang mga klase kasi ng Staphylococcus. Yung kung bakit that ang pinaka-prevalent na dyan is the Staphylococcus aureus at saka yung Staphylococcus aureus kasi halos hindi naman sa ganun ka zoonotic in human. But there are reported cases whereby na pag yung kinakain po natin karne is infected or maybe have the presence of Staphylococcus aureus, it will lead on to the problem related to bowel movement. Pasintabi lang po sa mga kumakain dyan. But that is the reality. The bowel movement is manifested ever that the infection of Staphylococcus is observed sa mga pagkain po ninyo. Ang isa po dito sa nakita namin is that based on the reference that we have, the Merck Veterinary Manual, this is one of the commonly used manual in veterinary. Is that the first is what they call the bumblefoot. Kung makikita po nyo dyan sa may mga pictures, at least yung picture na yan, it can be your guide. Mahirap kasi that we keep on discussing. Na nawala pong guide, baka mahirapan po kayo mag-identify. But if we have this kind of guide, at least it can give you the ideas talaga na, ganun pala yung sakit na dala po ng Staphylococcus aureus, na parang ganun. And usually the Staphylococcus aureus that lead to deformation, kasi dalawa kasi ang mode of infectivity nito. We have what we call the localized, and ang isa po is systemic. Na ibig sabihin po pag localized, it can only be the infection can only be on a specific part of the body. However, we may say about systemic, ibig sabihin po mismo sa loob ng katawan ng manok natin. Na yan ang isa sa mga consideration. So, ang bumblefoot po ay usually
Makikita po yan sa commonly natin na makikita po yan, no, sa mga manok po natin na malalaki, no, ibig sabihin po sa mga tanlang natin yan o mga inahin, no, yan ang pinaka-common kasi na makita natin. Usually hindi sa pumapasok agad na magkaroon ng bumblefoot, but the bumblefoot is considered to be a secondary infection. No, anong ibig sabihin po ng secondary infection? Kasi pag yung manok nyo, gala ng gala yan. No, pag natusok yan, either ng matutulis na mga bagay dyan o di kaya nakaapak yan ng mga matatalim na bagay, no, it will create what they call the laceration, no, on the skin. So, pag nag-create kasi ng laceration yan on the skin, ang mangyari dyan na talagang mag-inflame yan. No? So, pag nag-inflame yan, ang mangyayari is that na kagaya na makita nyo kanina sa picture na kung saan po lumalaki, no, ang bahagi na kung saan nandoon yan, na eh baka natulok yan, no, ng mga kahoy o kaya ng mga turns yan sa paligid nyo, no, isa yan sa mga consideration natin. Yung kung bakit that when we implemented first the first housing that we have then in Leon, no, na kung saan po that is we provided what they call the ranging yard, no, kasi yung huluan, no, malalaki kasi yung katawan niya, no, pag umakyat yan sa roasting area niya during the night, yun, pag umaga, no, tatalon yan and then nakaapak yan o di kaya natusok yan. Now, the cases of the bumblefoot is higher. And beside, pag hindi mo kasi nagapan yan, lalaki at lalaki yan. No? To the point that it will swell na medyo mahirapan na yung mga manok natin, no, na maglakad. Yung kung bakit na pag naka-prairance, basta sa prairance po, this is a prominent problem. Kaya nga, if you opted, no, to raise your chicken on the prairie condition, no, talagang gusto mo yan, pili bang ang gawin natin po is hanapin mo natin, make sure that we can clear the area against sharp object or pointed object para po hindi mapaka ng manok natin. Hindi naman kasi nakabalot sa bakal yung paa po ng manok natin. That is why that pag natusok yan, no, it will serve as the point of entry. No, the point of entry. No, if you can see in the pictures, no, itong isa to. No, these are what they call the prominent. Doon po, dyan po nag-umpisa ang lahat. Dyan po nag-umpisa ang lahat. No, even in this other picture, no, coming from the British Hen Welfare Trust, na kung saan po no, dito po, no, yun kasi ang mga primary. Kaya nga sabi ko ang ina that the staphylococcus po, no, staphylococcus po, sobrang dami niyan sa paligid natin, no, sobrang dami sa paligid natin to the point that if there is any laceration or point of entry, no, sa paa po ng kamatangan ng manok po natin, no, papasok yan, at pagpasok niyan, no, it will create what they call the infection. Pag binuksan po ninyo, no, yung paa po ng manok nyo, ito po makikita po nyo na parang puti, na sabi nga, di ba, parang nana or what they call the pus. No, that is what they call the padak, no, ng infection due to what they call the Staphylococcus aureus. Nandoon yan, accumulate yan. It is because yung pag-inflame, no, ang inflammation na to, no, on this part, that is what they call the natural reaction of the body of the animal infected, no, kasi ang hayop daw, yung mga microbio daw, they have a specific heat requirement. So ibig sabihin po, that is one way and how, no, na yung infection po mapabagal po ang pag kalat sa katawan ng manok natin is that through this what they call the inflammation. Now, yung inflammation kasi na yan, mainit kasi yung paligid. But again, hindi sa lahat ng pagkakataon po kaya ng katawan ng manok natin.
And this is one also of actually kung ang mortality associated with this one, no, nagiging inactive kasi ang manok niyan, no, it is because na ang kwan na hindi niya magalaw yung katawan niya to the point that even the feed intake po is highly affected. Doon po pasok ang sabi natin na hindi kasi makalaw, may makalakad papunta po sa patokaan, and then making them vulnerable, no, vulnerable to other infection. Kasi it will lead on to what we call distress. And that is what they call the bumble foot. But ang staphylococcus kasi hindi lang bumble foot, no, yung dala niya, no, but even no other infection pa na localized infection na bumble foot, and the next will be what they call the opalitis. Ito naman kung mayroon na infection sa matatanda, no, ito naman ang infection na to is attributed naman, no, on the hatchling. Pag sinabi natin hatchling, yung kapipisa lang, parang ganon yan, na kung saan po yung mga sisiyo natin, no, kung makita po nyo sa picture, it start from the navel, no, sa mga navel area nila. Doon kasi po pasok yan, no, especially na po pag ang isa niyan, no, kasi ang infection na to can be even, meron kasi pag ito yung horizontal transmission and the vertical transmission. Ibig sabihin po pag horizontal, no, there is what they call the direct contact between infected chicken, but vertical kasi, no, from the hen or rooster going to the egg, and then lalabas yan sa sisiyo. Parang ganito kasi ang manifestation na mga sisiyo natin. Kaya nga, hindi naman sa lahat ng pagkakataon po parang ganito yung hitsura. But it's somewhat like that one. Na maroon din na parang ganito. No, ang tawag doon kasi nila is the wet navel, na namamasa na pusod. No, parang ganun. No, and if you are going to open that area, ganito yung hitsura. No, like as what the plaque and hair case studies documented, and the same also with what they call the engormix. Na engormix, na kung saan po di documented na the etiology, no, yung nasa loob mismo, no, after what they call the doing what they call the dissection, no, ano ba talaga ang nangyayari sa laman loob nito, yun. And beside kasi kahit na may maliliit lang, but the degree na hindi naman ganoon kasi kalaki ng isa na to or is one, but even na kahit na maliliit, isa yan sa mga nakita natin that even in the hatchling natin po, make sure po na yung ang ating area, no, yung tawag natin dito yung incubator natin, yung incubator, yung sitter at hatcher, make sure na ma-disinfect po natin. Otherwise kasi pag hindi natin na-disinfect yan, isa yan sa mga source of infection. Kaya nga sabi natin that if you have the breeder stocks, na pili ba ang breeder stocks natin na huwag natin palampasin, no, more than 2 years. Isa kasi sa mga carrier po ng infection is the breeder stocks that we have. Na yun palagi yung laking problema natin. Sabihin natin, because there are some raisers, no? There are some raisers na sabihin natin na para bang may sentimental value yung manok niya, na ayaw pang ikal, na kasing sabi every year na this chicken of mine is the only survivor na when there is what they call the infection. Yun pala ang nalala po ng infection sa plaque plan niya is that chicken. Na yun ko bakit that if we really to have the infection na panang ganito na magbabumaba yung kaso po, pili ba ang mga breeder stocks natin na when it reaches what they call the 2 years, na pili bang palitan natin ng bago para at least hindi sila magsaserve as carrier ever as here at the Philippine Native Chicken. Kung maalala pa ninyo,
na that the height of the COVID, sabi namin, is that na take on the positive side. Kasi pag nakitake nyo positive side ng COVID, please realign your operation. Please realign your operation. Isa kasi nakita namin is that we tried na kung saan po we have number of breeder stocks that we have na pag-umpisa namin. That was 2012, nandoon na yan. No, hanggang 2020, nandito pa rin siya. Almost 8 years old po ang problema natin is the infection. Na ngayon kung bakit that pili bang every 2 years na palitan natin. Ang kagandahan kasi ang gawin natin dyan is that we have the breeding stocks. Gawin po natin every month. Magtabi po tayo. Sabihin magtabi po tayo. Can we out of 100, can we have about 20 heads as the replacement? Na ibig sabihin po, pag sa tingin nyo, yung manok na yan, sa kabilang plaque na yan, o di kaya sa pen na yan, no, mahina na, no, palitan nyo agad. No, palitan nyo agad. That is one way and how we can make our farm to become more efficient. Yung kasi ang sisiyo kasi pag yung sisiyo nyo kasi, yung palagi kasi yung sinasabi ng mga tao, ng mga racers, Doc, walang problema, but when it reaches what they call the 45, when it reaches more than 45 days old and up, kasi yung resistance nila tumataas. However, pag yung first 45 days niya, yan kasi ang pinaka-critical. And lalo na po ang first 3 weeks niyan, na kasi yung manok kasi pag hindi pa well develop yung pakpak po niya, yung balahibo po niya. Yung pakpak o di kaya yung balahibo niya, those are what they call the thermoligatory organ of the chicken. Ibig sabihin po, that is used to protect the chicken from intense cold, no? O di kaya sa init, no, yung mga balahibo niya. So pag sisyo yan, no, highly vulnerable yan. Mayroon pa nga na kahit na sa budding temperature natin, isa yan. But to be back, no, on this wet novel, no, isa yan sa consideration natin. No, maawa po naman kayo. Pag namatay yung mga sisyo nyo, sayang kasi. If you're going to account the production cost ng mga sisyo nyo, na dyan sa inyo, kasi ang production cost po ng sisyo, bumababa yan. Fertility and hatchability increases on the average lang po tayo. No, on the average po, no, ang production cost niyan na hindi bababa by 50 pesos. No, hindi bababa by 50 pesos. Yung kung bakit na pag namatay yung isang manok po, yung isang sisyo, na malaking kawalan na yan. Imagine the 50 pesos. Na the 50 o the 50 pesos is 350 pesos. Yung kung bakit that is possible, no, sa sisiyo pa lang, no, is possible we can prevent it. No, doon kasi ang pinakamalaking dagok po sa nag-alaga ng manok. If I could still remember, sabi ni Sir Jason Kada, no, nung nakagala yung manok niya, no, yung mga sisiyo niya, loss yung mortality, sobrang taas. No? Ngayon, nakaangat sa lupa, and then following the technology and CPU, loss yung survival po tumataas. No? Nakakatawa naman na sabihin na pinaplasing na niya ng garlic. No? Parang ganun nga. So those are the way. So yung kung bakit that yung staphylococcus, hindi lang bamboo put ang madala niyan. Hindi lang bamboo put. Even this what they call the opalitis, no, or what they call the wet novel. Na yung kung bakit that if yung humidity, no, the humidity in the sitter and hatcher po. Yung kung bakit that yung humidity in the hatcher and sitter, ang humidity in the sitter it should be nandoon sa 62 lang. And then maximum 59 to 62 percent. Pagdating naman doon sa may hatcher, maximum of 72. No, parang ganon yan. Bago umakyat kayo by 70, by 80 or more than 80 percent, tingnan po yung mga sisiyo nyo. Basang-basa yan.
yung kung bakit that pwede bang the temperature by itself. Yung kung bakit that iba kasi ang microcontroller na meron kayo microcontroller than putting up the fan no doon sa may ilalim po lagyan tubig no at saka you let it to evaporate no kung kailangan lang no unlike with a thermo microcontroller na kung saan po pag bumaba kasi no pwede niyang pakyatin at a certain level at saka itigil naman when it reaches what they call the set value no parang kanon yan. So, yung kung bakit that pag lumabas yung sisiw na basa at saka yung ating incubator po is mataas ang infection, yan ang magiging malaking problema natin. Yung kung bakit that incubator natin, pili bang linisin po ninyo? No? Tandaan po natin yun. Kasi yung iba kasi inis lang no kung kailan ma ma malaki na yung infection o malala na yung infection. That is why that every time pag pinalabas niyo yung sisiyo, no, pakilinis po naman ng mga incubator, ng mga hatcher po natin at saka incubator. No, you can use what they call the alcohol or what they call the soap and water. Yung bakit na posible bang ang gamitin po natin is that yung wall at saka yung floor, it can be i-formica no, para at least pag binasa po natin tubig. No, hindi po mabilis na masira yung hatcher natin. Isa kasi yan sa mga area na kung saan po i-contribute no, to the infection no, of the wet novel. No, again, staphylococcus is a secondary infection on the localized form. No, secondary lang yan. And there are some primary causes of it. Yung kung bakit na pakitandaan po natin, isa kasi yan sa mga consideration natin na if we are raising our native chicken. So if you have questions, no, kindly ask questions ngayon para at least before I ended this live streaming po, I can answer all your questions that you have. Again, if you found this program informative, no, kindly share it po sa mga kakilala po ninyo dyan na sa tingin po nyo makatulong po tayo. Now, we are now on the readjustments no, of our presentations and programming time slot for at least to also to accommodate no, our followers. And thank you po so for the followers that we have and the likers that we have na kung saan po you keep on following us in like our page. Thank you po for the trust and confidence no, at the Philippine Native Chicken, lalo na po dito po sa my Central Philippine University. Sa ating mga YouTubers dyan, no, thank you also for viewing our program. No, kung gabi po, I am also on the wheel no, kahit na naka-recorded dyan. But if you have the questions, no, on the YouTube, please ask questions so that I can answer also it no, on the real time. No, on the chat box po sa YouTube, no, kindly post your questions po. So, aside from what you call the wet novel or known as what you call the opalitis no, infecting our chicks, no, mga sisiyo po, baka mapagamalan po tayo. No, mga sisiyo po natin, the other form is what they call the as what I mentioned is that na yung systemic na infection brought about also by the staphylococcus. Sabihin po nyo na sa mga commercial bill lang yan nag-o-occur doc, hindi because of the limited documentation that we have at Philippine Native Chicken no, baka po sa atin dyan na mga ka-native na nakita po nyo yung infection na yan and then if you are willing to share to us the picture of it na please send a message to us na naka-attach po yung picture
na at least we can use the debated predocumentation purposes, no? Ito kasi ang nagiging problema namin because na halos kontrolado na yung inspection dito sa loob, yung kung bakit the documentation limitado din. Now the systemic one, no, that is what they call the gangrenous dermatitis na sa mga kuan kasi yan na on the skin, but it does not only occur, can be observed on the superficial part but even on the inner layer. That is why that is called as what they call the systemic. Now kung makikita po nyo dyan, no, ito po minsan pag yung manok po natin, na to give you an example, yung pugaran po natin, yung mapugad po ng manok natin, ang iba kasi on the parents condition na kung saan po you allow na yung manok po ninyo na mag gala po, and then you allow them na to have it be naturally incubated. Ibig sabihin po, yung inahin mismo ang nag-incubate po sa itlog. But seldom, no, this can be found, no, on the chicken, na kung saan po you're getting the egg and then have it be incubated. At saka, seldom din po ito makikita sa mga manok po na halos makikita po on the and a semi-confined or confined condition or the house in the housing design na developed at Central Philippine University. Ito kasi ang pinaka-common pag yung mga manok nyo, for example, correct me if I'm wrong. Basta nakita ko kasi ito. Marami kasi yan. Yung manok po ninyo, marami pong itlog na bugok. No, lalo na po pag rainy season. Pag rainy season kasi, no, and then you are practicing pre-rains, ang nangyayari dyan, talagang pagutom yung manok nyo, yung inahin na yan, talagang bababa yan sa pugad niya. Na, ang nangyayari ngayon, ipag nabasa ng ulan yan, na umulan sa labas, iakyat yan sa may pugad niya. Tapos yung itlog na yan, kasi there is what they call the porous spaces, yung pang bloom, to, mga butas-butas na maliit po, sa shell po ng itlog. No? Doon po pasok yung tubig na yan. O di kaya, no, may, during that time when that egg is being laid by the hen, by that such hen, merong isa o ilang manok mo na doon nagro-roast o humapon sa gabi, at saka yung dumi niya, nanadumihan yung itlog. Eh, ang dumi ng manok, sobrang dami ng mga mikrobyo dyan. Eh, pumasok yung mikrobyo, nabugok yung itlog. Eh, pumutok. Hindi mo pala namalayan na pumutok. Eh, ngayon, ang problema mo ngayon, yung breast part, no, yung breast part, no, ito, ang ito pong bahagi po ng manok po, nabasa po na pumutok na itlog. Yan, it will lead on to this kind. To this kind. Eh, ngayon, yung dumi na manok, eh, may stipilococcus yan. Eh, paano ngayon? Yung kung bakit na that it will lead on. Na, kasi sa mga cages na mga manok po, marami pa to, observation. Na, the layers, but on native chicken, ang pinaka-common na area whereby na ma-observe po natin to is on the nesting during the, what they call the natural incubation, na kung saan po pag may pumutok o may nabagok na itlog, pumutok at nabasa yung breast na manok po natin, na yan ang umpisa po na ng what they call the gangrenous dermatitis, na parang ganon yan. So that is why that impossible po, no, impossible. So i-check po natin yung mapugad. If you're practicing what they call the pre-rains technique, pwede bang i-check nyo muna yung mapugad? At saka, kung gabi po, tingnan po ninyo, baka po may umahapon dyan na manok na iba na doon mismo magdumi sa loob,
Ay, nako po. No, again, as I've mentioned, that Staphylococcus is a secondary in the pathogens. Na merong primary dyan, yung kung bakit na pwede bang tingnan po natin yan. No? Yun lang, no? And even on the, tawag dito, on the wings, parang ganito, baka po mayroong mga laceration dyan na pumasok. Na ito kasi yung sa baba, kasi when you're going to open, no, yung infected part ganito ang nasa loob niya. Even on the growing cheeks, na ito po is also, no, experiencing, no, yung tawag dito yung sakit na yan. Now, kaya lang problema natin yung time natin, no, may ilang slide pa tayo dito. But we'll be trying na kung saan po if we can kung matapos to ang part na to, no, we can have it be processed into PDF copy and then ma-post po sa page natin na para po naman from time to time po, no, pwede po ninyo ma-download, no, ang presentation na to na as commented, no, ng isang viewers natin noon na that if possible yung mga hard copy po ng presentation. No, don't worry. This is one way of how the Philippine Native Chicken is committed to the races of Philippine Native Chicken. No, kaya lang yung ating consideration dito is that sorry for those who are raising the Pari Native Chicken or the, kaya the commercial breed and other fancy breed because this page is really intended for specialized on Philippine Native Chicken. Again, if hindi pa kayo nakapag-follow po ng ating page, no, kindly click the follow button para every time na mayroon po kaming live program, no, you will be immediately notified na naka-live po tayo. No, again, we'll be broadcasting na on the new time slot that we have, that is 12 to 1 p.m. No, and we are still working. If possible, we can do it on a daily basis. But right now po, parang impossible because of the hectic schedule that I have. Now, hope na maintindihan po ninyo. And, but still, the Philippine Native Chicken is here. So yun po bakit that kung hindi pa kayo nakapag-follow, no, please click the follow button para at least you will immediately be notified. Now, don't worry for those who are watching us on the off time, not on the real time because you are not deleting our videos, no, so that you can recall. Whatever presentations that we have. We'd like to acknowledge pala, no, kay Sir Linduro, no, magandang araw po sa inyo, sir, at saka kay Sir Herman Glynn, no, Mihika Mijama dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. No, Sir Glynn, at least tanghali tayo, hope that break time po nyo dyan sa may Saudi po. Asaka kay Ma'am Bim, no, Ma'am Bim, kamusta? Okay ba yung schedule natin? Parang pit na pit ata sa sa schedule mo, Ma'am Bim. Sa thank you for following us. And to those who are in Cebu area and you would like to have the Huluhano Native Chicken, kindly contact Ma'am Bims, na kasi marami po yung mga sisyo ni Ma'am Bims diyan, no, in Cebu area. Asaka kay Sir Jason Kaday, no, magandang araw po sa inyo, Sir Jason, and thank you for sharing the informations, no, lalo na po yung feedback ng mga buyers po ninyo ng ating Philippine Native Chicken. Sa mga gusto po bumili ng dressed native chicken, a combo 1, no, na malapit yan sa Medeca Homes at Tabia area, no, kindly contact Sir Jason Kaday kasi yung manok na binibenta po ng Sir Jason are all grow, no, using what they call the CPU technology and the pigs that we are producing here and even what they call the phytobiotics na ginagamit po natin. Na kindly contact Sir Jason Kaday. At sa aking ina pala, no, kay Nanay Opilia Cabarles at saka sa kapatid ko are quarantined, no, kay Jerry Cabarles. At saka sa mga pamangkin ko dyan, magandang araw po sa inyo. At saka kahinday Tessa mo dyan sa may Saraga, Iloilo. Kay Jumari Socairi Iglesia Secretaria. Nagsisimula po ako nga native chicken ngayon. Ano po ang mas mainam may inegosyo? Chicks, mature
chicken, pahelp po, may kibitor na po ako. Sir, kung ang problema po niyo negosyo po, sir, at saka gusto po niyo na malaki ang kita po, make sure that you know on how to process and market po. Kasi in the processing and marketing po, you can have even double the profit that you can derive. No, isa yan kasi, sir, at least hindi mo kailangan na mag-alaga po ng maraming manok. You can increase the number of flock that you have based on the demand of your market, like what Sir Jason Kaday is doing right now. Na if you can click the name of Sir Jason Kaday and have be in communication with him para po na mag-guide po kayo ni Sir Jason. Na isa kasi yan sa mga estudyante namin dito on the Philippine Native Chicken na kung saan po doing na that way. Iba kasi yung usapan, sir, kasi if you will be only producing chicks, what if naman ngayon, sir, kung wala na kailangan ng sisiyo? Kung mature naman, sir, no, magkano yung kita mo? But if you have the access to market, sir, it is because right now that because of the COVID, sir, hindi mahirap mag-market kayo, sir. No, because of the social marketing na pwede po niyo magawa, sir. Na please, if you really wanted na for a bigger profit but raising only minimal number of chicken, na have it be processed and have it be marketed, sir. Try to maximize the utilization of social media, sir. At least makatulong po sa inyo. Kay Lowell Enriquez Biascas, no, watching from Australia. No, magandang araw sa inyo dyan, sir. Lowell at saka kay nung Mauro Sumulio, no, dyan sa may Australia. No, magandang araw po sa inyo nung Mauro. At saka kay Sir Romulo Gianan dyan sa may Metropolis at saka kay Mrs. Gianan, no, tuning in right now. Magandang araw po sa inyo, sir. Hope that yung mga manok po nyo na please mapagawan po na pala ng paraan na kung saan po paramihan po, sir. Because their number right now of those who would like to buy the dress one or the process one po, and I know that the quality of the chicken na produced using what they call the CPO technology po, ibang-iba talaga yan. Kung gusto po nyo matikman po, kindly contact Sir Jason, or if you are in Iloilo area, na kindly contact the number na makikita po nyo dyan sa may dashboard natin. Na because every Monday po, we are selling dressed native chicken po and pretty within the Iloilo City po. Na para matikman po nyo kung ano ba talaga ang lasa ng native chicken following what they call the CPU technology. Kay Sir Jan Bergara dyan sa may Saskatchewan, Canada. No, magandang araw po sa inyo dyan, sir. At saka kay Randall Rebellame. No, magandang gabi. Magandang umaga din po sa inyo dyan, sir. No, sa location po ninyo. Kay Sir Raimondo Michael. No, walang problema, sir. At least nakarating po kayo sa lugar po ninyo. The Philippine Native Chicken is always happy, you know, na makatulong po sa ating mga researchers po ng Philippine Native Chicken. Kay Sir Mundo Michael, sir, pagpatuloy lang, sir. Asaka, please consider the suggestions that I have, no, po sa inyo para po makatulong po naman. Pangdadagkita po natin, sir, abang nasa serbisyo po tayo. And I would like also to acknowledge po yung mga ating mga kasamahan dyan sa may sandatahang uhukbo na military services pala. Oh, mahirap pala kapag Ilonggo tapos Matagalog. Sa mga ating kasapi po na military, either in the PNP, sa ating Philippine Army dyan, no, lalo na po dyan sa 10th Infantry Battalion, no, dyan sa may Mindanao area, no, headed by Brigadier General Basyo. No, magandang araw po sa inyo at sa lahat-lahat na po na sa bundok man o di kaya sa patag po, magandang araw po sa inyo. Hope that the technology that we are sharing at Philippine Team Chicken po makatulong po sa inyo. No, tulong-tulong po tayo. Hindi kaya po ng CPU na mag-provide po ng 238 million heads of native chicken.
No, lalo na po diyan para kay Colonel Gary Alejano, no, diyan sa may Sipalay, Iloilo, no. Sipalay, Negros Occidental pala. Sir, magandang araw po sa inyo, sir. At saka kay Tiwat Barito, magandang araw din po sa inyo. At saka kay Redentor Takorda, pwede ba sir hanggang F2 lang sa NBDing para hindi sakitin yung mga sisyo? Actually sir, yung if you're using what they call the tawag dito yung mga parent bridge sir. No, ang problema natin dyan pagdating sa F2 po, tingnan po nyo sir, baka mayroong segregation na sir. Ibig sabihin ng segregation po, ang tawag natin dyan is that na mayroon kayong sobrang laki ang katawan, no, malaki ang katawan, maikli yung mga paa niya, giant chicken, mayroon kayong dwarf chicken, because it is being hybridized out of the dwarf and the giant chicken, sir. But make sure na kasi sir, maganda dyan is only up to F1. But if you really want to venture on the F2, nasa inyo na po yan, sir. I'm just telling the risk that you're facing if you continue to doing it. Ang gene segregation po, prominente po yan, lalo na po sa mga hybridized chicken. Now, that is one way on how the breeder, no, can protect also the integrity of their breed. Na yung ko bakit at Philippine native chicken, ang atin naman is we are utilizing what they call the local breed of chicken that we have. No, wala kasi balak tayo na mamilyonaryo yung kung bakit na pag native chicken kasi, no, you can use it as long as your flock size. Pag marami na po, by the hundreds, walang problema yan. Paikot-ikutan lang. Paikot-ikutin mo yung breed mo doon. At least yung inbreeding coefficient po, masyadong mababa yan. And we are teaching our racers that not to be dependent on the market for the source of the breeding stocks. No, parang ganon niya kasi. And make sure na palagi sinasabi natin ito, do not make an intense in a breeding technique, no, or selection process on native chicken. Kasi pag ang intense po ang selection process nyo, the functional values of it, the functional values of it, parang ganito kasi yan. Saan kayang masarap? Yung penicillin na tablet o yung manok na may garlic? No, parang ganun nyo kasi. So, pili bang wag po nyo gawin ng intense inbreeding a native chicken? That is one way on how we can protect the integrity of our own local chicken, maintaining its own functional values. Now, ang functional values kasi nyan is that it can help us to boost our immune system. Lalo na po na may COVID ngayon, eh kung gusto po nyo na mabosin yung system nyo, please consider native chicken that is free from synthetic chemical. No, free from synthetic chemical. And that is what the Philippine native chicken is doing in right now. Now, helping our racers at the same time meeting the requirement or the demand of the market. Hope, sir, Redentor, na nakuha po nyo. As long as you are willing to assume the risk, patuloy po, sir. But if you think na medyo alanganin po kayo, na huwag nyo ipilit. Otherwise kasi, there is always a monetary value out of it. Now, do not make experiment in your project. Do not make experiment. Ang isa kasi sa pinakamahal na bahagi po, the expensive part of technology development is the research and development. Yung kung bakit, sir. But if you are willing to face the risk, patuloy, sir. But kung tingin nyo, alanganin po kayo, na hanggang F1 na po tayo, sir. Kay Sir Losoriago, kay Sir Ricardo Losoriaga, dyan sa may Padre Garcia Batangas, na magandang araw po, sir. Kamusta yung manok natin dyan? Sir, kung medyo marami-rami ang mga sisiyo po ninyo dyan, no, kindly contact Ma'am Dana because there are number of groups na mga people, na mga tao po dyan sa Batangas, na they're looking for the supply of the old chicks po, Sir Losoriaga. Kasama na pala si Sir Mario Quiatson, no, dyan sa may Batangas. No, sir, na kamusta po yung manok natin dyan? Hope na kung medyo marami-rami yung supply po ninyo, kindly inform Ma'am Dana. Kay Sir Ricardo, sir, patuloy, sir. Tandaan po natin, sir, there is the opportunity behind it. Basta, sir, may kwan po kayo, may tawag dito, may extra po kayo
na don't hesitate to tawag dito, mag-expand ng operation po rin nyo, sir. Tamang-tama tong panahon, sir. I know that the requirement, as long as you're producing what they call the synthetic chemical primitive chicken, sir, ang market niyan nandun, sir. Now, dahan-dahan na, sir. Yung kung bakit nasabi ko noon, during the kasagsagan po ng tawag dito ng COVID, na kay Sir Mario, try to make your own take-out counter. No, as long as you are in the highway, no, hindi mahirap yan. Naalala ko kasi, Sir Ricardo, dyan sa may Victoria, Laguna, yung balot at saka yung itik na kinulog. No? Parang ganoon yan, Sir. So, it's just a matter of how you market your product, sir. Yung kung bakit that try to gradually increase or expand your operation, sir. Na ang demand nandun, na papasok na, sir, kahit sa ibang bahagi po ng Pilipinas, the demand right now is increasing, lalo pa na po sa native chicken. Kay Aram Rebillame, no, magandang buhay din po sa inyo, sir. At saka kay Sir Adrian Anghilunonan dyan sa May Davao. Sir, kamusta, sir, yung manuka natin dyan, sir? Hope na nakabawi po kayo. Patuloy, sir. At least the learning process that you have undergone, no, ano, the last year, no, gamita po niyo. Kaya nga, kung makita mo po yung kay Sir Jojo Graciano, tuloy-tuloy yan. Patuloy mo, sir, na yun kung bakit that we are now expanding, we are now enhancing our presentation po, lalo na po sa mga sakit at saka mga pantambal, para at least makatulong po sa inyo, sir, para na hindi na po kayo mangin dependent on the market, no, para po sa mga pantambal sa sakit na manok nyo. And then, yun ang isa sa consideration ngayon, Sir Angelo, ni Ma'am Dana. Because yung pag-transport po ng base mix from Iloilo to Davao, no, parang mahirap pa ng konti ngayon. But hoping that Ma'am Dana could find means na makapadala dyan ng mga base mix, no, in Davao and even in some part of Cotabato area, no, para po sa ating mga races. No, kagandahan kasi ng base mix, ang kailangan mo lang is that mais lang. No, so ang combination niyan, 30% base mix, 70% yung mais, na igiling mo lang yung mais, as long ang yung mais po, lalo na pag ikaw yung whole corn na gamitin po ninyo, huwag po yung crack corn, mahal yan. Ang whole corn po, you can have the hammer mill, o di kaya kung magmalitan na operation, you can use what they call the mini corn mill po. Na hope that Ma'am Dana can find means. Kasi yung partner natin dyan sa pag-market po, no, kahit kay Sir Mario dyan sa Batangas, is the F2 Logistics. No. We have already contacted F2 Logistics. Kaya lang yung isa sa consideration ngayon, because of the presence of what they call the African swine fever. No, yun medyo nakaproblema po tayo because na-restrict naman yung movement. No, parang ganun. But kay Sir Angelo, keep moving po, sir. At sa lahat po ng mga racers ng Philippine Team Chicken dyan sa May Davao, tandaan po natin, there is no time for us na sabihin natin na akin lang to. The demand is there. Malaki po. Hindi po natin makaya nag-iisa. But with the collective effort that we have po, alam po kayang-kaya po natin na malagpasan at saka ma-met natin yung requirement ng buong Pilipinas. Kay Diana, no, magandang hapon din po sa inyo. At least, Sir Glenn, ha? Tag pala, mahaw pala dira. And then kay Altier Guerrero Convicto, no, watching from Bianuan, Kasiguran, Aurora Province. No, magandang gabi, magandang araw po dyan sa inyo, sir, sa Aurora, sir. No, keep safe dyan po sa inyo, sir. Walang problema, Sir Glenn. Patuloy po tayo. And at least, we are now enhancing our presentation po, Sir Glenn. Kay Tiwat pala, watching from Mindoro. Magandang araw po dyan sa inyo sa Mindoro. I know that there are some group of ratios of native chicken, no, dyan sa Mindoro. Sana Tiwat, kabahagi po kayo
no, dyan sa mga asosasyon po ang alaga po ni Team Chicken. And hope that the presentation that we have na no, makatulong po dyan sa inyo tiwat. Kay Jomarie Socairi Iglesia, Sekretarya. No, Doc, may OJ Visual Seminar po ba kayo para makakuha po kami ng certification? Sir Jomarie, sa ngayon po, wala po. We have done, di pa kayo sinukabayan ng utang sa mga una na nag-attend po ng seminar. Once na mabayaran ko yung utang ko sa kanila, sir, baka tuloy-tuloy na po. Medyo sa ngayon po kasi po, inuuna muna namin yung researches. No? Kasi alanganin kasi, ang nangyari kasi, Sir Jomarie, if we keep on talking dito po, eh wala pa naman kayong patamba sa sakit naman, no? Kaya anong gawin po natin? No, hindi naman pwede na sabihin natin na ito kasi gamitin nyo parang ganito without what they call the scientific basis on it. But please keep on following us, Sir Jomarie, para pa at least na if ever that we can do what they call the seminar, no, you can enroll po sa amin po, sir. Kay Scienceship, no, please contact 0910-803-0148. Uli kaya yung mga number yan, sir. No, so makikita po nyo dyan sa may tawag dito sa may aming dashboard. Pakicontact yan, sir, na for the book requirement that you have. Walang problema always, Sir Ricardo. The Philippine Team Chicken is always here, no, para pa matulong po sa inyo. At least, sir, patuloy yung lechon manok, sir. Ang dagdag mo pa, sir, ipasibo, sir, kasi pag kaysa ng hilo pala at sa mga raisers natin na gusto mag-process. Now, sir, pwede bang if you can have the cut sizes na yung medyo ibahagi mo sa lima o di kayang ilang bahagi para, sir, na mas mapamura-mura mo ng konti, sir. Kasi pag buo kasi medyo may kamahalan ng konti. Pero try mo, sir, na i-slice po ng different parts para at least may dagdag pa, sir. That is to cater what I call those so, na hindi kaya yung by the hundreds na cost but you can have by the less than 100, sir, ang hilo. Patuloy po kayo yan, sir. Pag whatever the Philippine Deep Chicken can be of help po sa inyo, I know that you have the contact number of Ma'am Dana. Every time na may kailangan po kayo na tulong po, please contact Ma'am Dana po. Siya kasi ang pinakabilis na nakasagot po sa inyo, Sir Angelo. At saka kay Francisco Jun, no, watching from Isabela. Magandang araw po sa inyo. At least ngayong araw po nakapag-view tayo. That is only part of the presentations that we have now about the various diseases of native chicken. Sana po naliwanagan po tayo na kahit konti-unti po bukas o di kaya sa darating na araw, tandaan po niyo na every time na may live stream po kami, pinopost ko po kung kailan yan para po naman aware po kayo. At saka if you found this program informative, no, kindly follow it na sa mga not on the real time na nagpa-follow po sa amin o nabibigyo po sa amin. If you found that this program is informative, no, kindly follow our page and kindly share also our page, no, sa iba ng alaga ni Team Chicken. Or to those who would like to receive Team Chicken na kailangan po ang enlightenment, no, na sa tingin po nyo ang page po namin is nakatulong. At least kahit paano po, Sir Angelo, patuloy-tuloy po. I know that kayang-kaya po natin yan. So, again, in behalf of my technical partner, no, kay Ma'am Dana Maristoy Gabasa, no, na nandoon sa isolation building, no, harap na harap palagi yung mycoplasma, no, ang mikrobyo dudulot po ng halat po sa manok po ninyo. No, this is Ross, Dr. Jaime Scabelli Jr. in behalf of our President, Dr. Joros Robles, at saka sa aming chairman of our trustee, kami po ay taos puso nagpapasalamat po sa lahat
ng followers ng Pilipili Deep Chicken. At saka sa mga nakikinig ngayon po sa 101.1 Cares FM, thank you for listening to us and hope that the 101.1 Cares FM nakibigay po ng konting entertainment po sa inyo. Again, magandang araw po sa inyo. Keep safe and God bless always.